Bago po tayo makapag-transfer ng pera from GCash to any bank, any Philippine banks, ay kailangan ay fully verified ang ating GCash account. Kaya kung hindi pa fully verified ang iyong GCash, kailangan mo munang e-verify ang iyong account para makapag-send ka ng pera via bank transfer. So first of all, kailangan mag-login tayo sa ating GCash account. So kung makikita nyo dito sa screen, ako ay nakapag-login na at ito na yung ating dashboard. So kung magta-transfer tayo ng pera from GCash to bank, to any bank, so ang pipiliin po natin dito is yung bank transfer. So click natin itong bank transfer. Ayan, at makikita mo yung mga selected partner ng GCash to other banks. So, i-click natin itong view all para makita natin yung lahat. Pero ito yung mga major banks, BPI, BDO, Metro Bank, Land Bank, Security Bank, Union Bank, PNB at marami pang iba. So, kung gusto mong makita yung iba't ibang bank partners ni GCash, i-view all natin. At ito, halos nasa 40 banks siya na pwede tayong makapag-send ng pera from GCash to banks. So, ayan po yung mga iba't ibang bangko na pwede tayong mag-transfer. For example, sa BPI, i-click natin yung BPI. And then, i-click lang natin itong or mag-type tayo ng amount kung magkano yung i-transfer natin o i-send natin na pera from GCash to our bank account. And i-type mo dito yung account name, account number, tapos yung send receipt to, optional yan. Pwede mong ilagay dyan yung iyong email address at meron po siyang 15 pesos na charge per transaction. So, every transaction yon may 15 pesos na charge. So, try na naman natin dito sa BDO. So, ganun din. Enter mo yung amount. Tapos yung account name, account number, and then optional din yung email address para ma-send sa'yo yung receipt. And then, kapag kompleto na yung details, i-click mo lang yung send money. Ganyan. I-try naman natin sa iba. For example, sa Metro Bank. So, ganun din. Halos lahat po ng bank, ganun lang yung kailangan i-fill upan. Account name at account number. So, yun po yung pinaka-importante. Kailangan tama yung pag-input mo nyan. And then, yung maximum niya is 50,000 per transaction pag transfer mo from GCash to bank transfer. So, itry naman natin, gamitin natin yung send money. For example, i-click naman natin itong send money. Click natin yan. Then, makikita mo dito marami tayong option. So, ito, makikita mo rin yung bank transfer. So, pwede ka magpunta sa send money na option or dun sa bank transfer direct. So, makikita mo dyan, pag kinilik mo, same lang. Hintayin natin mag-loading siya. Ayan yung lumabas. So, parehas lang yung kaninang pinakita ko. So, ganun lang po kung paano tayo makapag-transfer ng pera from GCash to our bank account. So, meron na akong mga videos about yung individual videos from GCash to other bank, BDO, Land Bank, Union Bank, at saka OF Bank. So, may mga example na akong mga videos niyan na experience ko talaga. So, ito, pinakita ko lang yung para sa lahat na pag-transfer GCash to bank transfer. So, marami na siyang partners na bank. So, try natin itong Security Bank. So, same lang po. Same lang yung mga fill upan mo. Kailangan lang talaga yung account name at saka account number. So, sa lahat ng banks, ganun yung mga kailangan mong enter. So, sa PNB, merong account number, merong 10 digits, 12 digits, saka 16 digits. Sa Land Bank, meron din eh. Try natin yung Land Bank. Ah, 10 digits lang pala. Sa Union Bank, kasi naka-maintenance ang Union Bank. Sa Union Bank, meron din siyang 12 digits, 10 digits, saka 13 digits. Yun, depende sa inyong bank account. Kung ilang digits yung inyong bank account, yun yung itatype nyo correctly sa account number.
So, ganun lang po kadali kung paano mag-transfer ng or mag-send ng pera from GCash to bank. So, real-time po yung pumapasok sa inyong account balance. Pero yung history or yung transaction history is kinabukasan po or after 24 hours mo siyang makikita sa GCash. Pero doon sa bank mo na history ng bank transfer or history ng transaction, kinabukasan after or the next business day, bank day, ganon. So thank you so much po for watching this video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you. Bye-bye. Hanggang sa next videos.